mga ka-nature art, welcome back to my channel. Ngayon po ay pag-uusapan natin yung pag-ugali ng mga nating mga Pilipino. Ikasin sa ating mga Pilipino ang ganitong ugali na kailangan nating baguhin upang tayo ay umasinso. Yung mga ka-nature art ay ninis. Ikasin sa ating mga Pilipino ang mabilis ma-burn out o masipag lang tayo sa una. Pagdating ng oras o araw, tamad-tamad na. So, ito yung una na dapat nating baguhin sa mga ugali nating Pilipino. Pangalawa, bahala na. Pangalawang ugali nating mga Pilipino na kailangan nating baguhin. Dapat yung pagdarasal kung wala tayong ginagawa or gagawin. Manyana, ito ang pag-ugali ng mga Pilipino na dapat din nating baguhin. Nagagawin mo na ngayon, naantay pa ang deadline bago simulan. Tamad dahil pwede mo pang magamit ang ibang oras mo sa mga importanteng bagay. Grab mentality. Hindi mo nakuha, kailangan hindi mo rin makuha. Ito ang pang-apat na ugali natin mga Pilipino na dapat nating baguhin. Ito ay pagkaingit. Imbis na umasinso na yung tao, imbis na susuportahan mo, kukupitensyahin mo pa at sisira pa tayong magtulungan. Paano tayo tutulungan ng taong umangat o umasinso kung siya mismo ay dinadown natin? Tandaan nyo, guys, hindi makakamit ng isang tao yung goal kung walang sumusuporta sa kanya. Kaya kailangan lang natin ang magtulungan. Halimbawa, guys, ni Francis Leo Marcos. Siya na nga yung kusang loob na tumutulong sa mga mamamayan dahil sa pandemic crisis. Ang dami pang taong bumabas at sumisira sa kanya na wala namang naitulong doon po sa mga taong tumanggap ng challenge ni Francis Leo Marcos. Ma'am, sir, saludo po ako sa inyo. Keep it up po at sana ulanin pa kayo ng maraming biyaya at swerte. At dahil sa kayabangan mo, Sir Francis Leo Marcos, at sa kabaitan at kabutihang loob mo, ikaw ang tunay na Rubin Padilla ng mamamayang Pilipino. Ang lima na dapat nating baguhin sa ating pag-ugali na kaya naman nating pumasok or umatid ng maaga pero nakasanayan na nating magpa-late. Halimbawa na lang ang meeting ay start ng mga alas 8. Expected natin na mag-start na ng alas 9 o alas 10. Na which is kaya naman nating umattend or pumasok ng maaga. Anim ay ito ay pag-ugali ng mga Pilipino na kailangan nating baguhin, mapababae o mapalalaki. Ilan ang pagkasira ng imahe o relasyon ng isang tao. Ang masama pa nito, pagka naipasa ng napasa ng ang istorya ay malayong-malayo na sa original. Ito na pag-ugali na dapat natin baguhin is responsibility. Itinuturo natin yung iba sa mga pagkakamali. Sinisisi yung workmate, katropa, kakilala, minsan magulang, office mate, government. Kapag hindi nagtagumpay at mali ang kinalabasan ng mga nakaraang desisyon. Ang walong pag-ugali natin mga Pilipino na dapat natin baguhin ay simple rules and instruction. Kagaya na lang itong sa pandemic crisis na to. Naka-home quarantine na nga, malabas pa rin yung bar, pilit pa rin lumalabas. Tapos sinabing social distances, nagrarally pa rin ang mga animal. Ito lang guys, sundin yung rules ng ating na ipinapatupad ng ating pangulo o government. Huwag matitigas ang ulo kasi hindi na sa virus yung problema sa ating mga tao, kundi tao na mismo ang problema. Kung gusto nating masolusyunan yung virus o mawala yung pagkalat o paglaganap ng sakit or madagdagan yung mga matay, sumunod tayo sa batas na ipinapatupad. Ilang na dapat nating baguhin nating mga Pilipino ay yung ubos. Sinasabi nilang ubos-ubos biyaya, mamaya ay nakatunga.
tulad na lang kung may okasyon. Halos marami tayong hinahanda na hindi na natin iniisip yung pangkinabukasan o susunod na araw, linggo, buwan. Tulad na lang sa panahon ng pandemic crisis na to, marami sa ating mga mamamayang Pilipino ang nagugutom at umaasa na lang sa ayuda. Langgam guys, nagsisipag nilang maghakot, mag-imbak ng pagkain nila na sa pagdating ng ulan, marami silang kakainin, hindi sila magugutom. Dapat nating baguhin sa mga ugali natin ng Pilipino guys ay yung maging mapa-government agencies company ay talamak yung mga ganyang kalakaran. Padre-padrino. Lalo na sa mga nagdaang mga administrasyon. Lalo ngayon sa panahon ng pandemic crisis. Inuuna nila yung bigyan ng ayuda yung mga kilala nila, mga kamag-anak nila. Na which is mali guys, dapat maging patas tayo sa ating nasasakupan. At maging lalo sa batas, dapat pantay-pantay, maging patas tayo sa pagsasagawa ng kaparaanan or sistema na ipinapatupad ng ating batas or ating sa ating nasasakupan. Guys, panglabing isa, ito yung pinaka-importante sa lahat. Don't natin siyang kalilimutan. Saan man tayo magpunta, ano man ang gawin natin. Kasi siya, ni minuto, segundo, oras, hindi niya tayo kinalimutan, hindi niya tayo pinabayaan. Kung gusto nating umasinso at umangat sa buhay, guys, isama natin siya palagi. Huwag natin siyang kalimutan. Kasi siya lang yung may paraan kung at nakakaalam kung ano yung pwedeng mangyari o magandang mangyari sa buhay natin. Basta huwag tayong gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong manghamak ng tao. Huwag tayong maging mapanglamang sa kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa. At guys, tingatan natin yung kalikasan natin. Gaya ng dagat, lupa, tsaka yung halimbawa, yung mga puno na yan guys, pag matatanda na yan, mamamatay na yan. Tulad na lang ng prutas, punong prutas, pagka matanda na, mamamatay na yan, hindi na mabunga. Kailangan na nating palitan ng panibagong tanim. Parang sa tao lang yun guys. Pag tumanda tayo, doon na tayo pupunta sa lupa. At yung mga anak natin, yung papalit sa atin, yung mga siblings. At alam nyo ba guys kung ba't Nature Art TV yung YouTube channel ko? Because the nature is the art of God. So guys, ang